May hawak ka na rin bang year 2012 1 Piso BSP Series? Alam mo ba kung magkano ang variations meron ang taong ito? May semi-hard to find ba sa mga ito or ito ba ay common variations lamang? Yan po ang ating alamin at tatalakayin sa video na ito pagkatapos ng ating intro. Hello guys! Good day! Magandang araw, maayong adlaw sa inyong kanan at welcome back sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. In this video, ang pag-uusapan po natin ay ito pong year 2012 na 1 Piso BSP Series. So ilang variations kaya meron ang taong ito? Ito ba ay mga common variations lamang? At magkano ba ang percentage nito sa numista? Yan po ang ating alamin sa video na ito. Pero bago ang lahat ay maraming salamat nga po pala sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa ating mga viewers na palaging nanonood sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat din po sa ating mga OFW at mga senior citizens, sa ating mga kapwa coin hunters, mga coin vloggers at mga coin collectors. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So ayun na nga guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay ito pong year 2012 na 1 Piso BSP Series. So nung mga nakaraang video po ay napag-usapan po natin yung year 2010 at year 2011 na 1 Piso. So pinagdugtong-dugtong na po natin itong ating content regarding po dito sa ating 1 Piso BSP Series dahil related po sila, lalo na po kung pag-uusapan po natin ang mga variations. So dito na nga po tayo ngayon sa ating year 2012 na 1 Piso. So ayan. So itong ating year 2012 po na 1 Piso, ito po ay magnetic. So alam naman po natin na from 1995 to 2003, yun po ay non-magnetic, at from 2003 naman po hanggang year 2017, yun naman po ay mga magnetic. So itong hawak natin, ito po ay reverse diatonal variation. So ayan, napag-usapan na nga po natin ito nung nakaraan at pati na rin po sa ating nakaraang mga content sa year 2010 at year 2011. Ayan, so ito po ay reverse diatonal. So kung mapapansin nyo po ay frost-like po ang ating hawak na year 2012 na reverse diatonal. Ngunit hindi po ito frost, ito po ay cartwheel luster lamang. So tandaan nyo po na from 2010, wala pong frost na reverse die 2. Ang frost po ay reverse die 3 lamang from 2010 hanggang sa pataas po. So ito pong hawak natin na year 2012 na reverse die 2, ito po ay cartwheel luster lamang. So mapunta naman po tayo sa numista para i-check po natin ang record kasalukuyang percentage ng reverse die 2. So ayon po sa numista, ang kasalukuyang percentage po nitong reverse die 2 na year 2012 ay 19%. Ayan, so 19% po, malaki po ang kasalukuyang percentage ng reverse die 2 na year 2012. So ang year 2012 po na reverse die 2, ito po ay common coin lamang. So mapunta naman tayo sa sunod na variation ng year 2012. Ayan, so ang sunod na variation ng year 2012 ay ito pong frost. Ayan. So frost po ang sunod na variation ng year 2012 at wala po tayong hawak ng frost. Ayan. So kung mapapansin nyo po, ito po ay year 2015. So ang kasalukuyang percentage naman po ng frost na year 2012 ay 2% lamang. So maliit po ang kasalukuyang percentage ng frost na year 2012 at wala po tayong hawak sa kasalukuyan. So ginawa lang po nating sample itong year 2015. So ganito po ang itsura ng frost na year 2012. Katulad lamang po siya ng year 2015. Ayan. Frost po ang kanyang obverse at frost din po ang kanyang reverse. Ayan, kung mapapansin nyo po, i-compare po natin dito sa frost-like or cartwheel luster na year 2012. Ayan. Halos magkapareho po sila na may luster po.
Pero iba po yung frost dahil po parang may binabad po sa yelo. Ayan. Lalo na po dito sa kanyang reverse. Ayan. So mapapansin nyo po, ang frost po dapat ay reverse dietary po. So ito po, madali po nating matukoy. Dahil ito po ay reverse dietary. So ibig pong sabihin na hindi po yan frost. So ang frost na ganito po, reverse dietary po dapat. So kung mapapansin nyo po sa record ng numista, dalawa lamang po ang variations meron ang year 2012. Ngunit hindi po alam ng karamihan na may isa pa pong variation meron ang year 2012. At ito naman po ay tinatawag na bolder letters reverse dietary. Ayan, so ito po, may na-hunt po tayo na bolder letters na reverse dietary. Ayan, kung mapapansin nyo po ay halos pangkaraniwan lamang kung dito sa overs ang ating pagbabasihan. Ngunit kung ito po ay ating babaliktarin, ayan, ito po ay reverse dietary. Ngunit hindi po ito ang madalas nating nakikita na reverse dietary. Ayan, i-compare po natin sa ibang reverse dietary. Ayan, dito sa year 2016. Ayan, ito din po ay reverse dietary. Ayan, kung mapapansin nyo po sa reverse dietary po na pangkaraniwan, dito po sa kanan, malaki po ang kanyang inner rim. Manipis po ang inner rim ng bolder letters na reverse dietary. So, hindi po ito ang pangkaraniwan na reverse dietary na ating makikita. Ito po ay katulad po ng inner rim ng frost na year 2012. Ayan, kung mapapansin nyo po, magkapareho po ang nipis ng inner rim ng reverse dietary na frost at reverse dietary na bolder letters. Ayan, so ito pong year 2012 na ito po ay ang variation na wala pa po sa record ng numista. Kung mapapansin nyo po, dalawa lang po ang record sa numista. Yun po ay ang reverse dito at ang frost po na year 2012. Ito pong bolder letters na year 2012, sa ngayon po ay wala pa po sa record ng numista at panigurado po na itong bolder letters na reverse dietary ay mahirap na pong hanapin. At yun po ang dahilan kung bakit wala pa po itong record sa numista. Ayan, so kung kayo po ay may hawak ng ganitong variation, huwag nyo na pong pakawalan yan dahil napakahirap na po itong hanapin. Ito pong bolder letters na reverse dietary. Katulad po ng frost na year 2012 na kung saan wala pa po akong hawak, ito rin po ay may collector's value na at napakahirap na po itong hanapin. So ayan, tatlong variations po ang meron ang year 2012 na 1 piso. So may mga variations nga pa talaga na hindi pa po nakapag-submit ang mga members ng numista. Ayan, so sa case ng year 2012, may bolder letters pa po na variation at hindi pa po ito nagka-record sa numista. So all in all po, dapat tatlo pong variations ang hawak natin sa year 2012 para po makumpleto natin ang set ng variations ng year 2012. Yun nga po ay itong reverse die 2 na year 2012, itong frost na year 2012, at ito namang bolder letters na year 2012. So ayan guys ang ating content dito sa year 2012 na 1 piso. At sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman at impormasyon sa inyo patungkol po sa mga barya na ating tinatalakay. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. At bago po natin tapusin ang ating video, ay dumako po muna tayo sa ating shoutout portion. So shoutout po sa mga nag-comment sa aking nakaraang video. Shoutout po kay Sir Romaldo Nueva. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir AR Coins. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Rolando Quijada. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Idol Greg Ahero. Ayan, shoutout po sa iyo Sir Greg. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Danilo Makalintal. Ayan, shoutout po sa iyo Sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Mario Victorio Coins. Ayan, shoutout po sa iyo Sir Mario. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Chris Apali ng Davao City. Ayan, shoutout po sa iyo Sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Idol Saudi Boy TV. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Roberto Perez Catalan. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po.
And lastly po, shoutout din po kay Ma'am Shirley Bato. Ayan, shoutout po sa iyo ma'am. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood at sa pagsubaybay sa aking munting channel. At kung gusto nyo rin pong magpa-shoutout, ay mag-comment lamang po kayo sa aking latest video at isa-shoutout ko po kayo sa aking next video. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.